Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong atin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo, noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antiochus sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at tagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antiochus na may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem, at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader, pati ang kanyang lungsod ng Bethsur ay ginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na naig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal nang akong di makatulog dahil sa pag-aalala, na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem.
inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hudeya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pinasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, akong isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay magsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Sa habang di habang panahon na pababayaan ang naghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila. Naglagda po si Moses ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwanang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel.
at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moses ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kaniyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaak, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro." At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Dalawang grupo, kanan at kaliwa, ang nagnanais pabagsakin si Jesus. Una ay ang mga Pariseo na walang ginawa kundi tingnan ang mga ginagawa ni Jesus at sabihin kung ito ay mali, fault finder ang tawag natin. Yung kakain na hindi maghuhugas ng kamay, yung magtatrabaho sa araw ng pamamahinga, yung magpapagaling sa araw na kailangang magpagaling. Iyon ay yung mga Pariseo. At ito namang another group ay ang mga Saduceo na hindi naniniwala kung ano ang sinasampalatayanan ng mga Pariseo. Magkaiba silang grupo, magkaiba ng paniniwala, pero iisa ang gustong gawin. Ang alin? Ang pabagsakin si Jesus. Saan nang gagaling ang galit ng mga Pariseo at Eskriba? Nang gagaling ito sa authority ni Jesus na magsalita ng may katuturan at may katotohanan. Bakit? Dahil hindi naman nila kilala si Jesus. Hindi naman ito nag-aral sa templo o sa anumang sinagoga para malaman niya ang mga kasulatan ni Moses. Sabi nga po ng ibang biblical expert, si Jesus ay innately genius. Bilang tao, siya ay napakatalino. Nababasa niya kung saan magtatapos ang anumang sitwasyong ibinabato sa kanya ng mga Pariseo at Saduceo. Sila ay magkaaway. Pero sa kasaysayan ni Jesus sa Ebanghelyo, pagdating ng takdang panahon, sila ay magiging magkakampi upang lalo nilang mapabagsak si Jesus. Pero wala silang magawa dahil ang salitang namumutawi sa ating poong Jesus Nazareno ay salita ng authority na kaya niyang panindigan at kaya niyang ipaliwanag anumang bagay na ibinabato sa kanya. At tayo ay napakaswerte dahil tayo ay naniniwala sa resurrection of the dead. Ito ay palagi nating dinadasal kapag tayo ay nagdarasal tuwing Linggo o everyday month, yung bang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako doon sa dulo, sumasampalataya tayo sa muling pagkabuhay. At ito ang pag-asa na palagi nating tinitingnan. Tayo man ay busy sa ating misyon dito sa mundo. Bilang tatay, nanay, estudyante, manggagawa, ano man ang ating ginagawa, huwag nating kakalimutan na ang lahat ng bagay na tayo ay mayroong koneksyon ay kailangang magtatapos sa kaisipan ng langit at muling pagkabuhay. Dahil ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng ating nararanasan, ang lahat
lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang tunay na buhay ay ang kapiling ng Diyos at mga anghel sa kalangitan. Nagluluto ka, gawin mo ng tama at gawin mo ng bukal sa iyong kalooban. Ialay mo ang iyong ginagawa para mas maging magaan na ibigay ang iyong sarili at oras sa mga bagay na tayo ay nagiging busy. Ang paglalaba, ibigay mo sa Diyos. Ang paglilinis ng bahay, ang pagtatrabaho, lahat ng simpleng bagay, iaalay mo sa Diyos dahil ito ang magiging bahagdan, ito ang magiging bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. Kung papaanong ang mga Saduceo at Pariseo ay patuloy na sinisira ang ating Poong Nazareno, tayo namang naniniwala sa kaniya ay patuloy na susunod sapagkat siya lamang ay may kapangyarihan na salitang nang gagaling sa kaniyang bibig ay nangyayari at nagkakaroon ng katuturan. Nang sinabi niya sa Ebanghelyo, wala na silang ugnayan. Bakit? Dahil ang ugnayan ng tao ay nawawala, pero ang ugnayan ng tao sa Diyos ang patuloy na iiral, lalo't palagi nating binabanggit na tayo ay makakasama sa kaniyang kaharian. Umpisahan po nating mag-ipon, umpisahan nating kumunek sa Diyos para pagdating ng panahong siya ay babalik at maghuhusga, kasama tayo niya sa kaniyang paghahari, kasama ng mga banal at ng mga santo at ng mga anghel na siyang nagpupunyagi upang tayo naman dito sa lupa ay matutong magmalasakit sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magstayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamalwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat nananalig tayo sa mga pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag
na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibidyang mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating daan patungo sa muling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ipinagbibigay alam sa lahat na ang misa ngayong umaga sa ganap na ikasyam November 25, 2023, Sabado ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon
ng pagkadiakono ni seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na 10 ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Padalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga nakaupo po dito sa first, second, third, and fourth row po, tayo muna po tayo, lilipat po tayo sa may likuran. Evacuate natin po yan, wala pong uupo dyan sa apat na helera pong yan. Mga ushers, pakitulong muna po. Yung mga nakaupo po sa first, second, and third, fourth rows, lipat muna po tayo sa may likuran. Iaayos po natin yan para sa seating arrangement mamaya sa ordination po. Mga ushers, patulong lang po. Pakibacate na po yung mga nagdadasal po, pwede po tayo doon sa likurang lumipat muna po. Mga ushers po natin, nakababaihan, patulong lang po. Yung mga nasa first row po, lipat na muna po tayo doon sa may likuran. Sige po. Ganon din po sa second row, lipat muna po lahat sa likuran. Third row, ganon din po, lipat muna po tayo sa likuran lahat. Pati po sa fourth row. Kailangan po, malinis muna po, walang nakaupo. Sige po mga sisters, sa third row, lipat muna po tayo sa likuran po. Pakibakante po lahat ng upuan. First, second, and third, and fourth rows. Yung mga nagdadasal po, pwede po tayo sa likuran po magdasal. Yung pong mga nasa harapan po, pakidalian lang po, mga kapatid. Mga ushers, pakibacate muna yung lahat ng upuan, third row. Mga ushers, pakilipat muna sila sa likuran lahat. Pakibantayan po yung first, second, and third row and fourth row na wala mo nang magpapaupo. Te, pakibantayan muna po te, yung lahat po na magsisimba, magdadasal, sa likuran muna po tayo. Ate Asher, may nakaupo na po doon, oh. Sister, paki-Asher po.
Sige po, lakad na po tayo po doon. Mamaya na po yung picture taking. I-clear na po natin yung lahat. Te, paki-clear na po. Pakibantayan na lang po yung magkabilang dulo po, ah. Mamaya po, pag kami mga bakante, papaupuin na lang po natin sila. Okay, salamat po.
Boss Siljen. Boss Siljen. Check. Check. Jen. Siljen. Siljen. Wala. Check.